Ito na at muling sasampa ang bukod-tangi nating middleweight fighter, Yumir Felix Marcial. Malakas, dambuhala at eksplosibo. Yan ang bentahe nitong sambonggenyo. Lahat tayo fascinated kay Yumir. Bakit? Correct. Ngayon lang po tayo nakakita ng ganitong kalaking Pilipino boxer. Haharapin ang Thai Executioner sa katauhan ni Todd Saksinam, isang road warrior na dadayo sa lupang hinirang. Sasabay kaya at magiging competitive itong pinadala ng Thailand o gagawing punching bag lang sa mas technical na Pinoy? Kumbaga, ngayon may labas namin na halos ka-sparring ni Yumir doon. Talagang binugbog ni Yumir. Bago natin simulan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Pero remember, if he succeeds, the first Filipino world middleweight champion. Ang mga road warrior ay parte na ng kasaysayan ng combat sports. Madalas ring tinatawag silang record batter. Kumbaga, pataba lang sa kartada ng mga legit prospect o yung tipong may shot para maging superstar sa hinaharap. Ngunit huwag ka, dahil maraming nabigo at na-upset ang mga ito. Yung tipong sila ang wawasak sa nabuong momentum ng mga hype job at undefeated kuno. Ngunit itong si Marcial ay dumaan na sa iilang balakid kahit nag-uumpisa pa lang. Alam naman nating mataas ang amateur experience nito at naging bronze medalist sa Olympics since Ruel Velasco noong 1992 pa. Impressive. At noong isinabak na sa pro noong December 2020 ay akalain mong Amerika agad at hinarap ang isang up-and-coming rin na si Andrew Whitfield. Ayon sa kano ay tetestingin niya raw kung saan nagawa ang panganitong Pinoy Olympian at sisiguraduhin niyang i-expose niya si Marcial. Kaso lang, ni isang round ay hindi man lang nakapuntos. Hindi pa man gaanong pulido ang performance ng Pinoy ay nakita nating lahat na may malaking potensyal. Sa second pro fight niya ay so far ito ang masasabing acid test sa kanyang karera. Ito yung pinabagsak ng 3 beses at sinasabing premature stoppage ang nangyari. Dito nagkaroon ng iilang toxic bashers si Yumir dahil bukang bibig nila na luto ang laban. Na-expose di umano ang panganito at kulang na kulang daw sa depensa. We need to be considerate din dahil second pro fight pa lamang niya ay magaling rin gumalaw at kumounter ang kalaban. At sa kalagitnaan ng laban ay unti-unting nakapag-adjust si Marcial habang panaytakbo na lang ang kano. Sa 4th round ay dito nakatikim ng solid na kaliwa sa sentido at parang nalantang gulay kaya biglang pumagitna ang referee dahil ito'y magiging delikado. Hindi rin nakapuntos ni isang round itong pangatlong tinalo na si Steven Pichardo. Ito naman ang kauna-unahang 8th round fight ni Marcial ngunit hanggang 2nd round lang via TKO. Defeated. Tiklop sa body shot itong veteranong Argentinian na may higit 10 years experience as a pro. At ngayon, balik Pinas para dito ay magpakitang gilas. Good move rin ito by MP Promotions para mas lalo lumawak ang fanbase ni Marcial sa loob ng bansa. Masasabing isa sa charismatic Pinoy boxer ngayon na talagang inaabangan kahit kakaumpisa pa lang ng karera. At for sure, hindi niya tayo bibiguin sa mga susunod pang laban. Sa kabilang corner naman ay ang legit na combat artist Todd Saksinam. Paano ko ba nasabing legit to
Abay, hindi lang sa boxing kundi lumalaban rin ito sa bare knuckle at Muay Thai. Dahil ligat sa Thailand ang combat sports kahit sa mga bata, kaya subok na sa hirap ang mga fighter doon. Maraming alamat na rin dyan na nakilala sa larangan ng combat sports gaya ni Buakaw Banchimek bilang susunod na makakalaban ni Pacquiao. Sa loob lang ng 5 years pro experience ni Sinam ay may higit 30 laban na ito. Dumadayo rin sa iba't ibang bansa kung saan pwedeng masinagan ng oportunidad. Parang mga Pinoy boxers din dati, ganyan ang pagkakahalintulad nila na nagmula sa third world countries. Huwag rin dapat makumpiyansa si Martial dito dahil lucky punch ay nangyayari kahit saan. Narito ang kartada ng dalawang magtatagisan. Isang bagitong undefeated kontra sa isang fighter na nagkasugat-sugat na sa laban. Lamang sa height at reach ang Pinoy at ito'y malaking factor, lalo na sa mataas na dibisyon. Magkasing edad lang ang dalawa at ito'y southpaw versus orthodox matchup. Kung usapang lakas at taktika naman, ay dito mas nakakahigit ang Pinoy. Mas natututukan ang pagsasanay at kondisyon sa pangangalaga ng prestihiyosong promosyon. Hindi lang yan dahil sagana rin sa suporta ng ating bansa bilang isa sa pangunahing atleta para sa Olympics. Kaya mas nakakapag-focus si Martial sa training at improvement para mas mahasa ang arsenal niya. Dapat pag-ingatan ng thigh ang left straight at hooks ng Pinoy. Isa rin siya sa mga prospect ngayon na may magandang jab na talagang pumupuntos. Habang itong thigh naman ay maasa madalas sa kanyang mga counter punches. Inaantay niyang magkamali ang kalaban na sabay dun siya magkakapitalize. Kaso lang, kung usapang speed at reflexes ay talagang malaki ang agwat, kaya baka gawing punching bag lang siya ng Pinoy. Ang buod ng kanyang karera ay lumalaban para sa pera at ang mga ganitong klaseng mentalidad ng boksingero ay madali lang ipredict at talunin. Inaasang dodominahin ito ni Martial at dito natin makikita ang improvement niya bago ang 2024 Paris Olympics. Magandang training grounds ang middleweight division dahil matitibay ang mga balakid dito. Sa kabuuang landscape ngayon ay may tatlong solidong kampyon. Ang 40 years old Cuban WBA World Champion Erislandy Lara, undefeated WBC World Champion Jermall Charlo, at ang Unified World Champion Jenny Beck ng Kazakhstan. Kaya ring umakyat at bumaba dyan itong undisputed world champion Saul Canelo Alvarez. Nasa build-up stage pa lang ang karera ni Martial, ngunit asang sa mga susunod na taon ay mapapasabak na to against ranked contenders. Malay natin, iilan sa mga top dog dyan ay maabutan pa niya at mag-cruise ang kanilang mga landas sa isang superstar showdown. Sa palagay nyo, handa na ba si Martial para kamunin ang mga ranked contenders ng kanyang division? O kulang pa at baka mabutasan lang ang iniingatang record? Kaya abangan natin ang nag-iisang middleweight na nagmula sa ating bayan. Isa to sa mga future natin na magtataguyod sa larong ating minahal.